everyone, it's me, muling nagbabalik, Link Connoisseur, aka Trendlinks, and your skincare guru as well, welcoming you back. Thank you so much. At kung kayo po ay baguhan pa lang at napadpad, well, I just wanna say welcome, welcome to my channel, at manood lang po kayo, pasok lang po kayo sa akin channel, at panoorin niyo po yung mga videos ko, especially sa mga larangan ng mga pampaswerte, sa mga larangan ng mga feng shui, lucky charm, at kung anik-anik pang paniniwala. Okay, so on the other hand, nagre-review din ako ng mga whitening product, beauty product, kasi doon po talaga yung expertise ko at lagi ko itong sinasabi at lagi ko itong inuulit sa inyo, doon po ako magaling, okay? So kung kayo po, baguhan pa lang, mag-subscribe na po kayo and then i-click nyo na rin po yung notification bell para i-update kayo or ino-notify kayo ng YouTube na every time meron akong bagong video na i-upload sa aking YouTube channel. And doon sa mga nakapag-subscribe na, I just wanna say walang hanggang pasasalamat. I'm so very grateful and I'm so very thankful na talagang you do support my videos whenever I upload my videos na talagang pinapanood po ninyo. So I really hope that talagang pinapanood niyo po yung mga video ko, especially sa mga larangan ng mga feng shui, lucky charm, at kung anik-anik pa. Siyempre sa mga hindi mawawala yung usapang piyaw, okay? So ngayon, I just wanna say, again, thank you nga pala doon sa mga nakapag-purchase na sa aking online store. Salamat po sa at pinagkakatiwalaan nyo ko yung aking online Lucky Charm store. Thank you so much doon sa nag-purchase sa aking mga piyaw, sa aking mga figurine, at kung anik-anik pa. Okay, so ngayon, hindi natin magpapatumpik-tumpik pa itong video na to, okay? Kasi may mga nagre-request na mag-bless daw po ako, okay? Magsagawa ulit ako ng activation or yung tinatawag na ritual ng pag-bless or yung i-activate po natin yung ating mga piyaw bracelet. So, itong video na to, pangalawang video na po ito kasi yung mga baguhan kong mga subscribers, i-elaborate ko lang po sa inyo, i-explain ko lang to. The reason why nagagawin ko po itong video na to for the second time, it is because yung unang video ko na nakagawa na ako ng kung paano isagawa yung ritual, yung mga iba doon, hindi na nila makita sa aking YouTube channel kasi nga, I really have a lots of video. Kung di ako nagkakamali, nasa 510 na po yung video ko kung di ako nagkakamali. So, nahihirapan na po sila i-search. Nahihirapan sila makita yung unang video ko kung paano ko isagawa yung ritual. This is based on my experience. This is based on my knowledge, ha? Okay, so disclaimer lamang po. Again, magkakaiba po tayo ng paniniwala. Magkakaiba po tayo ng mga pamamaraan kung paano isa-bless or i-ritual or i-activate ang inyong piya. Again, this is my YouTube channel. So, kung ano lang po yung experience ko, kung ano po yung knowledge ko, yun lang po yung i-share ko sa inyo. So, for today's video, gagawang ko ng part 2, okay? I-activate ko po yung bago kong piyaw bracelet. So, I have my 3 personal new personal collection. This is the multi-color gemstone with mantras. And then, this is the blue sapphire single-headed piyaw with money balls. And now, this is the black obsidian single-headed with money balls. So, alam naman po natin na avid fanatic ako ng piyaw, kaya mostly of my content is more on mga piyaw at nagre-review din ako ng mga iba't ibang klaseng lucky charm, pero mostly talaga sa mga piyaw kasi doon very effective po talaga siya sa akin. That's why I am sharing this video right now. And then yung mga nagre-request po sa akin kung pwede gawa daw ulit ako ng video kasi hindi po nila makita yung una kong part kung paano ko isagawa yung ritual gamit yung aking cleansing bowl at activation bell po. Okay? So ngayon, itong video na to, ipapakita ko lang po sa inyo and then i-upload ko to sa aking YouTube channel and then i-upload ko na rin po ito sa aking Facebook FB page para maging reference na rin po doon sa mga gustong, sa mga curious kung paano ba nila makita or gusto nila makita kung paano isagawa yung ritual. And then, para na rin po ito guide doon sa mga taong gusto mag-purchase sa aking online store. Okay, sa totoo lang, wala naman po sa pilitan. Kung gusto nyong bumili sa iba, okay lang naman. Kung gusto nyong bumili sa akin, okay lang din, di ba? Kung ayaw nyo pong bumili sa akin, okay lang din. Yung wala pong samaan ng loob, okay? So, lahat naman po tayo, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang mga opinion, kuro-kuro or whatsoever. So ngayon, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Okay, pagpasensya nyo na may tumawag. Okay, so ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko isagawa yung ritual or yung pag-activate ng aking mga bagong collection ng mga piyaw. At
on the market na rin po ito. Nagbebenta na rin po ako niya itong mga black obsidian, multicolored gemstone. At ito, coming soon, magiging available na rin po siya ang blue sapphire single-headed pia with money ball. Okay? So ngayon, ito po yung personal collection ko. Okay? So ngayon, ito po yung aking activation bell. Ito po yung aking pangkalembang. And then, ito po yung aking the Tibetan Feng Shui cleansing bowl. So ngayon, ilalagay na po natin, ipagsasabay na po natin yung pag-cleanse. Since malaki naman po yung aking cleansing bowl, okay, so ipapasok ko na po siya dito. 1, 2, 3. So ngayon, babanggitin ko po yung pangalan ko. Actually, ang pinaka-normal po talaga niyan, pag pupunta po kayo sa mga binondo, sa ongpin, ang ritual po talaga, isang beses lang yan. Babanggitin mo yung pangalan mo, birthday mo, and then papakalembangin, and then papaikutin. So, isang round. Pero po yung sa akin, medyo kakaiba po. Kasi ako, 3 times ko po inuulit yung pangalan, yung birthday, and then 3 times ko po pinapakalembang, at tapos pinapaikot. 3 times po, okay? So, sa mga hindi pa naliliwanagan, panoorin niyo po itong video na to, and then isasagawa ko na po yung ritual. Okay? Under my name and my birthday. So, ganun po yung gagawin ko every time na may mga bumibili sa akin ng mga lucky charm, any kind of lucky charm, whether it's Pio bracelet or yung mga Pio figurine or yung mga Happy Buddha, yung mga Happy Frog, Money Tree, or yung mga panabit, yung mga wind chime, lahat po ilalagay ko po dito sa cleansing bowl. So, ito, sample video po ito ng aking mga bracelet. And then, kapag bibili po kayo sa akin, ganito po gagawin ko. Dito ko po siya idadaan sa cleansing bowl at activation bell po. So now let's begin the activation or yung tinatawag na ritual ng pag-bless. Okay, since nandito na po yung aking, since akin po to, pwede ko siyang hawakan on my own hand. Pero yung sa mga bibili na sa akin, gumagamit po ako ng tela. Gumagamit po ako ng malinis na tela kasi hindi ko siya pwedeng hawakan. Okay, until na mailagay ko siya sa box and then maibubble wrap ko na po siya, hindi ko siya talaga pwedeng hawakan doon sa mga may bibili sa akin. Well, since again, this is my personal collection and this is will be blessed under my name and my birthday, so okay lang po kung hawakan ko siya in my bare hands. Okay, so now let's begin the ritual. Lincoln Eserio, March 20, 1983. Lincoln Eserio, March 20, 1983. Lincoln Eserio, March 20, 1983. So, ito na po. Na-bless na po siya. Ganun lang po siya kasimple. Ganun lang po siya kabilis. 3 beses ko siya ginagawa. 3 beses ko siya pinapakalembang, pinapaikot. Pero mostly talaga, ang normal, 1 beses lang. Kapag pupunta po kayo sa mga Lucky Charm Store, kapag nagpapaklens po kayo. Pero sa akin, 3 times. Just to make it sure na talagang magiging bless, magiging activated po yung mga Pio bracelet or any kind of Lucky Charm na kukunin nyo po sa akin. Just to make it sure, kumbaga manunood, kumbaga talagang magigising po talaga yung pinaka-power ng mga lucky charm. Okay? So ngayon, na-bless ko na po ito. And then, ang gagawin ko na lang po, isusuot ko na lang po siya. Okay? So, ayan po siya.
So, ganun lang po siya kasimple. Na-bless ko na siya. And then, pag sinuot na, magiging epektibo na po ito. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. So, ganun din po yung gagawin ko sa every time na may mga o-order sa akin, yung mga kukuha sa akin, any kind of Lucky Charm, especially the Piyaw bracelet, dito ko po talaga idadaan sa cleansing balm at sa activation belt po. So, may assurance po talaga na talagang magiging ma-activate or magigising po ang inyong mga Piyaw bracelet na mga o-order sa para magkaroon po siya ng effectiveness or yung tinatawag na bisa. Magkakaroon siya ng bisa, okay? So, sana po naliwanagan po kayo at doon sa mga hindi nakakapanood, doon sa mga baguhan na nakapag-subscribe sa akin at hindi na nahanap yung part 1 kong video. Ito po yung ikalawa kong video just to make it sure para may idea na rin po kayo kung paano po talaga isagawa yung tinatawag na ritual ng pag-bless, okay? So, sana po may natutunan na naman kayo at meron na naman akong naiba tong mga information sa inyo, lalong-lalo na kung paano i-activate ang mga Piyaw bracelet po or any kind of Lucky Charm. So, mandatory po talaga na kailangan po talaga na lahat ng Lucky Charm talagang dadaan po dito sa Tibetan singing bowl or a cleansing bowl tsaka itong activation bell ko. Okay? Mandatory po any kind of Lucky Charm po talaga. Kasi kapag hindi po dadaan, useless. Hindi siya, wala siyang bisa. Magiging palamuti lang po siya sa inyong mga kamay. Just kailangan po talaga idaan po talaga sa activation gamit ang Tibetan singing bowl or cleansing bowl at activation bell po. So sana po may natutunan po kayong video na to at doon sa mga hindi nakapanood niyo ito at nagre-request, ito request granted na po. So yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much for supporting on my video and sa mga di pa nakakapag-subscribe, please do subscribe me on my YouTube channel. It's Link Conesario and if you have any comment or request, you are feel free to comment down below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Again, this is Link Conesario aka Trendlinks and till the next video. Bye!